What's up, mga bro? Dito ako ngayon sa Mega Dike. Punta ako ng ano? Kay Tita Lisa sa Motoforma Express. Bibili ako ng ano doon? Crash guard. So yung crash guard na yon, ano yon? Gawa yun ng Red Moto Shield. So yung pupuntaan ko, reseller siya. Or distributor nun dito. Yung Red Moto Shield naman, pwede kayong order doon. May shipping sila nationwide. Kasi yung maker nun, taga Nueva Vizcaya. Sayang nga, ngayon ko lang nalaman. Kaya galing lang namin doon, siguro 2 weeks ago yata, 3 weeks ago. So, hindi ko alam na doon pala yung maker nun. Maganda yung crash guard na yun eh. Heavy duty siya. Naliligo na yata ako. Naliligo na ako. Yung mops ko, balentong eh. Ano ang nangyari dito? Dito yung papunta ng ano, pakulor. Motoforma Express. Hindi pala ako makapunta dito. Pero na madalas naman ako nakakadaan dun sa Mega Dike. Lolo yung mops ko, baligtad eh. Ano ang nangyari dito? Maka naka-auto-rotate. Pag-tide yung turo. Malapit na ako. 2.6 kilometers. Bike na ako pag nandun na. Okay, ito pala yun. Dami niya po palang ano no. Accessories. Maganda po, ikabit na po, no? Meron po akong tools. Nga po eh. Na-install na ngayon. Right, what's up mga bro? So, pakita ko sa inyo paano ikabit tong crash guard. Inilas ko ulit ito kasi papalitan ko yung mga screws. Ito. Papalitan ko ito ng Allen na stainless. Ito nakabili na ako. Dalawa. Tapos lock nut yung panglock niya. Ito kasi hindi ito lock nut eh. Pwede yan lumuwag pag babibrake. Kasi ito papalitan ko rin yung ano nito. Screw nito. Mahaba kasing nilagay namin nung kinabit namin. Lagay ko lang itong maikse. Ito hindi ko na malalagay. Kasi hindi na siya ubra. Kahit yung stock na helmet ko, hindi na ubra. Gagawin ko naman dito, bibili ako nung ganitong helmet hook na may clamp sa ibabaw. Meron nun eh. Yan ganyan itsura nya. Para pwede ko siya i-clamp dito. Tapos na, para may helmet hook pa rin. So, ang paglalagay nito, unahin nyo muna yung dalawang gilid. So, ito, sinasalpak lang yan na ganun eh. So, unahin nyo yung dalawang gilid, tapos apat na screws. Ito, saka dito. Kasi babaw siya nito. Ngayon, ito yung kasama niya. Hindi gagamitin to. Kasi baka hindi umabot. Gawa ng, meron pa ako nito. Yung stepboard. Tsaka itong ano, mahaba ito eh. Tataas siya. Footrest. Bumili ako ng screw mahaba. Ito. Tsaka ito. Yan. Bali ito dito. Tapos itong mas mahaba dito. Kasi mas mahaba ito. Mas mataas. Nakabit natin. Ito rin sa loob nito, sa butas, i-screw kayo nandun. Lagyan ko na ng laking washer para hindi siya lumuwag. Ayan siya, i-screw ko na lang. Huwag mo na iigpitan. Pwede sabi ko sila iigpitan. Ayan ko naman itong apat.
ito stainless na itong binili ko. Kasi yung dati ko, chrome. So, kung mag-fade siguro, kalawangin. Binili ito ako ng ganito. Stainless din. Hindi siya kinakalawang. Ito, akala mahaba dito. Mas mataas ito eh. Pwesto na itong putres. Pwede ko na higpitan lahat. So ito yung para sa butas niya, may rubber, mga basyo. Yan. So ipitan ko na. So ito, papalitan ko ito ng stainless din na Allen sa lock nut yung dulo. Yan yan, para yung suot yan dito. Ayan, okay na yan. Parang mas bagay yata dito pag ano, no? HRV na bracket sa likod. Kaya wala na yung stock grab bar ko eh. Pag-isipan ko maglalagay ako nun. Ah, mas bagay siya. Ayan yung tsura niya. Ngayon yung tsura niya pag sarap. Ang laki niya tingnan. Ang lumaki yung kaha. Dito, pwede kang maglagay dito ng ano, ng auxiliary lights. Meron mong bracket yan eh, dito. Sakto yun dito. Pero hindi mo na ako maglalagay nun. Hindi mo kami kasi na nag-ride ng gabi. Umaga lang lagi. Hindi ko kailangan talaga nun. So yun, pero kung gusto nyo, pwede kayo maglagay nun. Dito, nanon po ako. Salamat po. Taga, babalik na lang po ako. Gagawin po ulit ako. Alright mga bro, pauwi na ako. Ayan, ginamit namin yung crash guard. So, first impressions. Yes, gumanda yung handling ng beat. Umigat yung unahan eh. Mas stable yung ano, manibela. Parang mas lapat na lapat yung unahan. Matatry natin mamaya dun sa high speed. Kung ano siya, okay talaga. Kasi itong beat pag high speed eh, parang unstable na yung unahan eh. Kasi nga sobrang gaan. So ito, may crash guard. Na-try natin kung maganda.
sa ang bigat nitong crash guard na to, heavy duty, ang kapal ng bakal. Kasi yung pagkakapintura niya, pulido din, maganda. Now, may mga konting dent kasi mukhang lumang stock na to eh, pero okay lang kasi discounted price na siya. SRP nito 3.8 eh, nabili ko lang ng mura, may discount. Nabili ko to ng ano lang 3.3, so discounted na siya, discounted price. Ayan, try natin dito mahangin. Ganda yung handling nya. Hindi yan bumagal yung bit. Garamad yun na bumigat ng konti sa arangkada, pero hindi ganun kabigat. At least siya mas stable yung harapan nya. Natakbo tayo ng 70-80. Malakas ang hangin dito, pero hindi siya nagwiwigil. Sa mga gantong kalakas na hangin, tapos takbo mo 80, pag walang crash guard, para ka ng ano, para matutumba. Saan lili pa rin, sa swabe lang. Ngayon planted na planted siya sa kalsada. Maganda. Siguro yun talaga yung purpose nito. Saka kapag natumba, mami-minimize yung gas-gas. Kasi nga naka-crash guard eh. Kasi yung fairings mo yung ma-damage, kasi yung unang magagasgasan. Pero siyempre pag mga major collision, yun talaga, wala ka na magagawa doon. Kahit baluta mo ng bakal yung motor mo, wala silbi yan. At least ito, parang ano to eh, additional weight sa harapan. Mas stable na yung motor. Saan tayo dito? Yun o, sobrang stable nya kahit mabilis. Maning mani, lapat na lapat yung harapan. Saan natin 80. Saan tayo? Sa hangin o, hindi siya natitinag. E kaya dati pag ganun, parang lilipad. Ngayon sa natin, ganda ng handling. Kung higat yung harapan, ganda nya, solid to. Lakas na hangin, wali-wala. Solid tong crash guard na to. Kaya na, kung gusto nya ng ganitong crash guard, yan, check nyo na lang, Red Moto Shield. Link ko yung Facebook nila sa baba. Tapos kung taga dito kayo, Pampanga yun, makakabili nga kala tita, Tita Lisa, Motoforma Express, Pampanga. Link ko rin yung Facebook nila. Yan, marami din doon accessories. Kung nakita nyo kanina, meron doon mga riding jacket, riding boots, may mga helmet. Sek yata yung helmet nila doon. Meron pa iba? Accessories, madami. Na-check na rin yung page nila. Matapos nga dito yung vlog. Palabas na rin ako ng ano eh, ang tawag dito, ng Korak. Alright.